Okay, so good morning again, ABM. So we have 11 participants. Okay, so for business mathematics, madali lang yung business mathematics natin, especially for those who love math. So yung first three chapter natin, madali lang, fraction, percentage, and ratio. Are you already familiar with those three topics? Yes, po. I'm hoping, no, na yung first three chapter natin is parang bonus round lang, no, sa atin. Kasi sobrang dali lang nun. And parang siguro dapat mga refresher lang tayo, recap lang tayo. But for this day, ayan, for those na nakalimutan, no, kung paano mag-compute ng fraction, so let's discuss this. So mag-share lang ulit ako ng screen and yun, makinig lang kayo kasi next week doon tayo magkakaroon ng activity. But for now, mga refresher lang muna tayo. Okay, but though, no, kahit di kayo makinig, basta memorize nyo na, familiar na kayo sa fraction, percentage, and ratio, sobrang dali na lang to. Okay, so I'll share my screen. And I'll play. Okay. Good morning, everyone. Good morning, students. Clear naman ba yung mic? Opo. Okay. So, yon. Kamusta naman kayong lahat? Kamusta naman yung SEM break, yung maliit na SEM break, maikling SEM break, and then yung mga last SEM yung subjects. Kamusta naman? Okay, so ngayon nasa panibagong SEM na tayo. Ayan. And then after nitong SEM na to, mag-grade 12 na kayo. Ayun. So far, baka next year maging teacher nyo pa din ako. Ayun, kung hindi ako maging busy. Ganyan. Hoping na sana kaya pa ng schedule. Ayun. So, eh, may sinanda kong form sa dito sa chat box. Ayun. Yung sa mga hindi pa nakakasagot, please magsagot na kasi hindi nila i-release yung cards nyo kung ano, kung wala pang 80% yung nagsasagot. Ayun. So, hindi ko pa siya nag-review, hindi ko pa nakikita or nababasa yung evaluation. So, baka mga this weekend, i-check ko kung umabot na ba ng 80%. Kailan tapos ng second SEM? Hindi ko pa sure eh. Parang bandang April, bago siguro. Hindi. Quarter lang pala yun. Mga bandang June? Hindi ko sure. Che-check ko mamaya, isi-send ko. Hindi ko pa na-check eh kung nagbago ba siya. Okay, pero parang ang first quarter nyo ata, April. March, April. Tapos may 1 week kayong break kasi may Holy Week, okay? Ayun. April, May, June. Mga bandang June or July. Ganun. Ganun yung tapos ng second SEM nyo. And then, ayun, hindi ko alam kung kailan start ng next school year. Ayun. Feel nyo ba mag-face-to-face na ba tayo or ano ba? Kung mas prefer nyo pa din yung online? Ayun, siguro next school year, baka ano pa rin kayo, online pa din. Okay. Yay.
Yes. Pero feel ko ayaw i-clear ng government natin yung COVID cases. Ayun. Ayun yun ang gawan ng paraan. So I guess baka next school year face to face pa din tayo kasi wala pa, walang clear na plano ang government. Kahit nga sa vaccine hindi pa rin malinaw. Ayun. Kasi kung mag-face to face kayo, for sure kailangan lahat kayo i-swab test, 'di ba, bago kayo magkita-kita sa school. For sure dapat lahat kayo sinaswab test, tapos dapat lahat din kayo as much as possible naka-vaccine na. And syempre, matatakot din yung parents nyo. Hindi din siguro sila ganun kakampante na hayaan na kayo sa labas. Though, ngayon naman, meron naman ibang tao na nakakalabas na. Ganyan. Okay. So, hopefully next week, masanda natin yung grades. Yeah, nagawa naman na siya. Bali, may mga na-late lang din talaga na teachers na nagsubmit ng grades. So, tapos priority namin yung grade 12 kasi kailangan nilang isend yung card nila for scholarship sa ibang school. So, inuna ko na yung mga grade 12. Yung mga grade 11, next week sila. Tsaka, chine-check din namin yung nasa evaluation kung ano na ba, kung nasa 80% na ba. Okay, so may questions ba, guys? Ayun, so for today, and for today, business mathematics tayo. So yun, madali lang naman to for sure sa inyo. Ayan. Sino ba dito favorite ang math? Kumbaga parang pag math, ano, easy-easy na lang, ganun. Ayan, so si Seth. So welcome to the club. Ayan, so sino pa dito yung mga mathematicians? Ano may yung mga sumasali sa MTAP during high school or elementary. Ayun. Wala lang for the requirements. Kailangan umattend ng MTAP. Di ba may ganun pag high school? Yung every Saturday, nag-enroll kayo ng MTAP class during Saturday. Ayun. Sino dito yung naging representative na ng school nila para lumaban sa mga math quiz bees, ganun, at lumaban sa iba't ibang school? Ayun, experience niyo na ba 'yon, yung nakikipag compete kayo sa MTAP na challenge, yung mga ganun. Ayun. Siguro kaya rin kayo nandito sa ABM kasi favorite niyo math. Ayun, merong nagsabi sa inyo na dito sa accountancy, ano 'yan? Math 'yan. Pag magaling ka sa math, mag-accountancy ka, ganun. So maraming tao na nai-scam sa ganun. So, sa accountancy kasi, sa accounting yan, or business na subjects, may math siya, pero more likely, ano yun, ay yung mga basic, ano lang, basic computations. So, sa accountancy, more on analyzation tayo. More on English. So, pag mas magaling ka sa English, better na nandito ka sa accountancy. Yun, pag magaling ka sa English, sa interpretation, sa pag-analyze mo ng mga problems or transactions. So, pag alam mo na yun, pag magaling kang mag-analyze ng isang problem, magagamit mo na yung skills mo sa math. Ganun siya. Ayun. So, pag sobrang galing mo sa math, yung tipong ikaw na yung panlaban ng school sa MTAP, ganyan. So, I recommend na pwede kayong mag-take ng business stats, ganyan. Or maging, yung pagka-graduate, pwede nang mga licensed statistician. Ayun. Pag gusto nyo pa rin mag-business, ganyan. Okay. So, for today, chapter 1 na tayo. Actually, ang chapter 1, 2, 3 natin, sobrang dali lang. So, for chapter 1, fractions lang tayo. Chapter 2, decimals. And then, chapter 3,
mga ratios and proportions or percentage yun. So, siguro ito, syempre natakan na natin to during our elementary eh. Parang grade 6 ata or grade 5, nagkaroon na tayo ng overview sa mga fractions, ayan, decimals and percentage and proportions. So yun, mag-overview lang tayo kasi syempre kailangan natin i-discuss. Baka yung iba, kailangan nilang ng, ano, ng review. Okay, let me know kung clear yung ano ko ha, yung mic. Yeah. So for fractions, ayan, at the end of this day, we should be able to perform fundamental operations on fractions, yeah, such as yung addition, subtraction, multiplication, and division. Express fractions to decimals and percent forms and vice versa. So from fraction to percentage, percentage to fraction. And we should be able to illustrate fractions, yan, that can be written in terms of percent and give real life situations to illustrate fractions. Yan, ito, kung nakikita nyo sa picture natin, may mga pizza. So ayan yung pinaka common na illustration para mas maintindihan natin yung fractions. And then, at the end of this day, we should be able to solve problems involving fractions. So, magkakaroon tayo ng recitation at the end. So, yon sa mga unang nakapasok, nakita nyo naman na meron akong pinus na nakalagay chapter 1 piece. So, part ng recitations natin yun. So, ngayon, na-realize ko na nagmamatter sa akin ang recitation kasi para makita ko yung ano, engagement nyo sa subject and then kung gano'n kayo ka-active. Kasi unfair naman sa mga laging pumapasok tsaka laging nagsasagot sa mga nasa bahay lang na hindi pumapasok sa Zoom class natin. So yun, nagmamatter na sa akin yung recitations. Yan, para magkaroon ng edge yung mga pumapasok compared dun sa hindi nakakapasok sa Zoom. Okay, so yan, objectives natin. Adding, subtracting, multiplying, fractions, and mixed numbers. So, reducing fractions to the lowest common denominator. Yan, so, ayan, we have here the numerator and denominator. Yung nasa taas, numerator yun, and then yung nasa baba, denominator. So, we have here different types of fraction. Proper fraction, yan. So, pag sinabi natin proper fraction, ito yung itsura niya. So, 3 over 8, 1 over 4. As long as mas mababa yung nasa numerator natin compared sa denominator natin. Okay? Proper fraction yun. Improper fraction, of course, mas mataas naman yung numerator compared sa denominator. And then, we have here the complex fraction. So, normally, pag mga higher, ano na to, pang mga higher years, ito yung kinocompute na mga fractions. So, 3 over 1, 1 half, yan, 3 over 7 over 9, yan, composed of fractions in one. Composed of fractions in fractions, ganun. So mixed number, of course, kunyari may improper fractions tayo and kailangan natin siyang i-proper form or yung parang simplest form niya. So we have the mixed number, so 2 and 3 over 8, yan, 7 and 1/4, 1 and 14 over 15, yan. Again, pag sa mixed number din, dapat meron siya, naka-proper fraction din siya, meaning yung kasama niyang fractions, dapat mas mataas yung denominator.
Okay, so when we say lowest common denominator, ayan, least, yung tinatawag na LCD. Ayan, so the least common denominator of two or more denominators is actually the smallest whole number that is divisible by each of the denominators to find the LCD or the common LCD. So simply the least multiple of each denominator, yan, 2, 3, 4, yung tinatawag nating ano ba tawag doon, yung hindi na siya pwedeng ma-divide. Alam niyo yun, naalala niyo pa ba yun? Yung number na pwedeng, na hindi na siya ma-divide into any numbers. Yan. Yes, prime numbers. Yan, as long as hindi na siya ma-divide by 2, by 3, by 4. Ayun. Yan, so para saan nga ba yung LCD? Siyempre, pag nag-a-add na tayo ng mga magkakaibang denominators, ganun. Yan, so for here, ano yung LCD niya? LCD nila. Yes, actually 6. Tama ba ako? Di ba 6? Para ma-add natin silang dalawa, kailangan parehas sila ng LCD. Ayan. So, pag in-add natin siya, itong 1/3, magiging over 6 na siya. And then, yung numerator niya, magiging 2. So, magiging 2 over 6 plus 1/6. Tapos, pag in-add natin yung 2 over 6 plus 1/6 is equal to 3 over 6 or 1/2. Ganun tayo lagi pag nag-compute. I-convert agad natin siya sa simplest form. So, itong mixed number natin. Yan, changing an improper fraction to a mixed number. Okay, sabi ni Lamos, then bibilis ha. Ang dami natin mathematician dito ah. Okay, so tama, 3, 2, 3, and 2 over 7. Okay, sa iba ba, kailangan pa ba nating i-discuss? Siguro, after ng ano na to, after ng PowerPoint na to, mag-compute tayo. Kasi actually, review lang talaga to eh. Ayan. So yan, dividing 23 by 7. So we have 7s in 23. Ayan, 7 times 3 equals 21. So, meron pa tayo natitirang dalawa or 2. So, yun yung magiging 2 over 7 natin. Changing a mixed number to an improper fraction. Ano naman dito? Yes, 22. Yan, pag sinabi naman nating improper fractions, yan, 7 times 3 lang, 21. Tapos i-add lang natin yung isa pang nasa numerator natin, 21 plus 1 equals 22. So, ang improper fraction natin for this is 22 over 7. Ang dali lang. Yan, so multiply the denominator by the whole number. So, I think I have sent this PowerPoint naman sa Quipper. Changing fraction to an equivalent fraction with LCD. Ito para tong ratio din. Parang ratio na rin to eh, yung itong part na to. Ito, anong sagot dito para maging equivalent din yung over 12? Yes, 16. So,
12 divided by 3 is equal to 4, and then 4 times 4 equals 16. So yung question mark dito, 16 yun. 16 over 12. Yan. So changing a mixed number to an equivalent fraction with LCD. Changing a mixed number to an equivalent fraction. With an LCD. Okay, so 10 times 3 equals 30 plus 2. We have 32 times 3 kasi 9 divided by 3 equals 3. 32 times 3 is equal to 32 times 3 equals 96. So 96 over 9. Let's check. Yan. So, converting, yan. Okay. So, nagigets nyo naman ba? Let me know kung merong hindi ano ha. Erase nyo lang yung hand nyo pag medyo na-confuse pa rin kayo with the fraction. Ayan. So, ang ginawa dito, ayan. Ang una ko munang ginawa ko muna siyang improper fraction. So, 3 times 10 equals 30 plus 2, 32. And then, 32 over 3 na siya, di ba? So, dapat kailangan para sila ng LCD, which is the 9. 32 times 3, 96. Yeah. So, 96 over 9 tayo. Next, adding fraction having the same denominator. Ito, madali lang to. Yan, di ba? So, ito yung pinakamadaling fraction. Okay, so, galing. Ayan. So, yan. So, two, ang gagawin na natin pag same naman sila na denominator, i-add lang naman natin yung numerator. And then, just copy the denominator. Ganun siya. So, 2 over 9 plus 1 9 equals 3 over 9. So, pwede pa natin yun i-simplest form. So, makukuha natin yung 1/3. Yan. So, automatic tayo lagi. Pag nag-compute tayo, lagi nating i-convert sa simplest form o yung tinatawag nating mixed number. If in case na maging improper fraction siya, i-convert natin sa mixed number. Adding fractions having unlike denominator. So, pag nag-a-add tayo ng ano na magkaiba yung denominators or pag nagsasubtract din, ayan, gumagamit tayo ng LCD, least common denominator. So for this one, ayan, ano kayang sagot? Ayan na, ang dami nating mathematician dito ah. Ayan, so let's check. I-convert muna natin siya sa LCD. So yung 2/3 natin, yan, 9 over 3 equals 3 times 2 equals 6. So we have 6 over 9 plus 1 9. So yun, pag same denominator na, we just simply add the numerator and then just copy the denominator. So, 7 over 9. Yan. So, I always see same people na nag-chat. Sila din yung mga, same person na nag-recite nung accounting. Okay, next. Hindi ko na binabasa yung nasa PowerPoint. Okay, so we have here adding fractions involving whole numbers and unlike denominators. So, paano kaya to? Ayan na, nagbabasa pala yung sagot. Okay. Ayan, so pag dito, 6 over 9. Pag ganito, pag may whole numbers, pwede naman natin hindi na siya i-convert sa improper fractions.
saka natin i-add. Pwede na yung, ito na lang, yung fractions nila yung i-ano natin, i-LCD natin. So, 9 over 3 equals 3 times 2 equals 6. So, 6 plus 1 over 9. 6 over 9 plus 1 over 9 is equal to 7 over 9. So, we have here 6 and 7 over 9. Okay, dito naman tayo. Fraction, subtracting fractions having the same denominator. Yan, so dito sa una, madali lang to. Ayun, just like additions. Pag same naman sila ng denominator, ima-minus lang natin or isusubtract lang natin yung, ano, yung nasa numerator. And then just simply copy the denominator. Okay, so for the first one, yan, 1 over 9. And then for the second one, 7 minus 5 equals 2 over 4 or simply 1/4. Okay, diba? Dali lang. Yan. Subtract your fractions with unlike denominators. Yan. So dito, pag unlike denominators, just like yung addition, gumagamit tayo ng LCD. So i-convert muna natin sa ano, sa LCD. Okay? So let's check. 9 over 3 equals to 3 times 2. 6. 6 minus 1, 9 is equal to 5 over 9. Kailang mag-record lang ako. Yeah, subtracting fractions involving whole numbers and unlike denominators. Okay, let's check. So dito, hindi naman natin siya kailang i-convert pa sa improper fractions. Pwede lang ang gawin natin yung ano na, yung kasama nilang fractions. So yung 2 over 7 magiging 4 over 14. Kasi 14 divided by 7 equals 2 times 2 na nasa taas, numerator equals to 4. Tapos para sa sila ng denominator 14. So 4 over 14 minus 3, ay minus 1 over 14 is equal to 3 over 14. So we have 5 and 3 over 14. Ayan, so mga samples lang to. Yan, let's have naman the multiplication. Medyo ano na to ah, agad. Kaya nyo to? Yan, imu-multiply natin. Bago ko i-discuss. Okay, sabi nila 28 over 7, 8. Yan, 28
and 7 over 8. So yun, kukonvert muna natin sa improper fractions. Better na pag nandito tayo sa mixed numbers. Ayan. Unlike sa additions and subtraction, kahit hindi na natin siya i-convert sa improper fraction, okay lang yun. Pero sa multiplications, I advise na dapat talaga i-convert muna natin yung each fraction sa improper fractions. So, una, yung sa 13 over 13 and 3 fourth, ayan, i-convert natin siya sa improper fraction. So, 13 times 4, 51 plus 3. So, we have 54 over... Tama ba? Oh, tama. 52 pala. 52 plus 3 equals 55 over 4. And 2 times 10 equals 20 or 21 over 10. Ayan. And then, i-multiply natin yung pares na numerator. So, 55 times 21. Ayan. So, we'll have 1,155. And then, syempre, hindi lang yung numerator yung i-compute natin, yung i-multiply natin. Also, yung denominator. Yan. So, straight line siya. So, numerator multiplied to, will be multiplied to the numerator and then denominator will be multiplied to denominator. Tapos, pag nakuha natin yung sagot, syempre, improper fractions pa din muna siya. Saka natin i-convert sa mixed number or yung pinaka-proper fractions. Okay, next. Dividing fractions and mixed number. So, paano kaya to? Okay, so paano nga ba siya kinocompute? Pag sa division naman ng fractions, unlike sa multiplication, straight line tayo pag nag-multiply. Actually, sa division, pag nag-multiply tayo, yung pinag-divide natin, o yung tinatawag doon, ay yung divider natin, tinatranspose natin or binabaliktad natin. So for this one, ayan o, yung reciprocal na tinatawag. For this one, 13 times, syempre ko-convert muna natin sa improper fraction. So, 13 multiplied by 4 is equal to 52 plus 3, 55 over 4. So, we have 55 over 4. So, dito naman, meron tayong whole number. Pag sa fractions, pag kinonvert natin yung whole number into fractions, nagiging 2 over 1 sila. Or, lahat ng whole number over 1 yon. So, pag nireciprocal natin yon or binaliktad natin, ayan, yung denominator na pupunta sa numerator, yung numerator na pupunta sa denominator, magiging 1 half siya. Saka natin siya imumultiply. So, we have 55 over 4 times 1 half. Yun, minumultiply natin siya, hindi natin siya dinidivide. Okay? So, yun. So, ang pinagkaiba lang nila ng multiplications, yung multiplication ng fraction, straight line pag kinocompute natin. So, numerator to numerator, denominator to denominator. Well, sa divisions, nire-reciprocal muna natin or binabaliktad muna natin siya, saka na tayo mag-multiply. Mag-multiply din tayo. So, 55 over 4 multiplied by 1 half. Yan. So, we have 55 over 8. So, pag kinonvert natin yun sa proper fractions or simplest form, ito yung magiging sagot. So, we have 6 and 7 over 8. Okay. The next one, reducing a complex fraction with mixed numbers. Okay, paano kaya to?
Okay, so let's check. So pag ganito naman, pag nakakita tayo ng complex fraction, huwag tayong matakot. Bali parang i-arrange lang natin siya ng ano nang maayos. So pag ganito yung itsura, yan ibig sabihin niyan, di ano yan, division yan. So bali itong unang part, ayan yung numerator natin, and then yung second part naman nagiging denominator natin kumbaga pag sa complex fraction. So we have 5 and 3 over 7. So pag kinumbert natin siya sa improper fraction, magiging 5 times 7, 35, plus 8, 38. So we have 38 over 7. Tapos yung isa naman, i-convert din natin siya to sa improper fraction. So we have 1 times 5, 5, plus 1 equals 6, 6 over 5. So yun, i-reciprocal natin siya since... Ayon, i-reciprocal natin siya since division to. So, we'll have 5 over 6. So, again, ano nga ba yun? 38 over 7 plus, ay ano, multiply natin. I-multiply natin by 5 over 6. Yan. So, we'll get 190 over 42. And then, reduce natin siya into simplest form or proper fraction. So, we'll get 4 and 11 over 21. Okay, so let me know kung meron pang ano ah, hindi, parang medyo naguguluhan pa sa ano, sa fractions. Okay, so ngayon, meron tayong ano recitation. So, kunin nyo na lang kung ano dito yung gusto nyong number na sagutan. Ayan. So, I'll be back by, siguro, kaya nyo naman to isolve within 3 minutes. Pili lang kayo ng number. Sabihin nyo na dito kung ano yung number na gusto nyo sagutan. And then, magiging part siya na recitation natin. Okay, for 1, si, ano na, si Palabon na sa number 1. 2 kay Kabukos. 3 kay... Okay, sige. 3 Palabon, 1. Mag-check nyo naman sa ano kung taken na yung number. Taken na yung 5. Taken na by Galvez. So we still have city number 4. Okay, so balik tayo by 10:55. Yan. So sagutan niyo muna.
Chinecheckan ko yung mga taken na. Okay, ano, sino pang, meron pang wala? Number 6, 9, tsaka 10. Sino na lang? Taken na yung 5 eh. Ayun, check nyo din yung, ano, yung chat box. Wala bang kukuha ng 6, 9, tsaka 10? Let me check. Lagay ko dito ang sa number 1. Wait lang. Number 1 natin si Palabon. Two. Two si Abocos. 3, C, 3, C, 4, sinong 6? Wala bang 6? Wala pang 6, no? Okay, walang 6. Seven, C, set. 8. Sino yung 8? It's Erlang. Nine si Montuerto. So, unti na lang. Sino pa? Dalawa na lang, Montuerto. 10. Okay, sige. Eh, ano muna natin habang sinasagutan natin. Okay, so we still have 6. Ah, sige, Domingo. Yan.
Okay, so sagutan natin. Number one. Okay na, no? Okay, so number one, anong sagot? Palabon. Ano, sagot na tayo. Okay. Yan. So sa number one, Irene, anong sagot? Pwede mong i-chat na lang, ganun. Kung anong sagot. Ano ba? Ano na ang oras na ba? 10:58 na pala. Yan. So let's check kung 1 and 1/2 siya. So compute natin. So we have 1/4 + 5/6. So pag in LCD natin siya, 12. So 12 over 4, 3. Okay, 1 and 1/2. Agree ba kayo na 1 and 1/2? Mom, one. Huh? One and one twelve pala. 1 and 1/12. Okay, yeah, tama naman si Palabon. So number 2, 1 and 1/12. Kasi 13/12. Okay, sa number 2 naman, kay Kabukos. Number 2 po is 1 and 5/6. Okay, let's check. 5/6. Okay, so... Okay, so 3. So pag ganito, i-improper fractions ko muna. Okay, so 6, 2 times 3 equals 6 plus 1. We have 7 over 2. And then 3 times 1, 3 times plus 2, 5 over 3. Ayan, so i-LCD natin yung 7 over 2 magiging 14 over... And 21/6. Tapos yung 5/3 magiging 10/6. 11/6. Okay, tama. 1 and 5/6. Okay, so number 3, Lamoste. 1 and 17/18 mo. 1 and 17. Okay, multiplied by 2 and 1/3. So 5/6
multiplied by, i-convert muna natin siya sa improper fraction. So 2 times 3 equals 6 plus 1, 7 over 3. Then magiging 5 times 7, 35 over 18. Yes, so we have magiging 35 over 18 siya. So we have 1 and 17 over 18. So correct. Number 4. Sige, pag walang sumagot, ano tayo, uulit tayo. Okay, so correct, 6 over 1 fifth. So yon, we have 3 is equal to 4 over 9. Yan, kinumbert natin siya sa improper fraction, magiging 31 over 9 multiplied by 9 over 9. So 31 times 9 is equal to 279 over 9 times 5 equals 45. So 279 over 45, or pag kinumbert natin siya into proper fractions, magiging 6 and 1 fifth. So number 5 naman. Galvez. So we have 4 over 21. Okay, so tama na to. Hindi naman natin siya mako-convert sa simplest form. Dahil simplest, ayun na yung pinaka-simplest. Number 6, si Domingo. Yan, 4 and 1, 10. So, sorry, matagal kasi nagko-compute din ako. Kino-compute ko din siya. Okay, next, number 7. Si Manalo. Okay, let's check. Okay, 1, 9. Number 7, Erlano. 8 na po, ma'am. Ay, number 8 pala, number 8. Okay, tama. 27 over 32. Yan, hindi naman natin ito mako-convert na sa simplest form. Wait lang. Number 9 na tayo. Okay, number 9. Wait lang. Check ko. Number 9. So we have 2 and 1/3. Magiging 7 over 3. 7, 56, 56 over 9. Ayan, tama yan. Okay. Number 10. 1 and 1 half. Ay, wala pa lang number 10, no? Tama ito si number 9. Yan, 6 and 2 over 9. Number 10, ayun, kabukos, pwede mo nang itali kasi wala nang kumukuha eh.
Ayan, 21 so, over 32 po. Okay, let's check. 21 over 21. 3 of 3 over 2. Yes, 21 over 2. Okay. Yan, so natapos natin tong fractions. Wait lang ah. Hello everyone, good afternoon. Clear ba yung mic ko? Can you hear me? And can you see my screen? Okay, so good morning again, ABM. Okay, so na-refresh ba kayo sa fraction? Ayan. Meron ba sa inyo kabisado yung fraction? Like, kahit balibalik pa rin yung fraction, kahit lakihan yung number ng fraction, kaya sagutan. Okay, so I think no, nagets naman natin yung fraction. Madali lang naman yung fraction. And then, next week will be percentage. Ayan, mas better na, yung iba kasi hindi familiar sa percentage and decimals. So, dapat try nyo i-check, no, mag-review kayo about percentage and decimals. But I assume na familiar na tayo doon kasi parang napag-aralan yun mula, I think, grade 5 hanggang high school. So, better, no, na kahit balibalik na rin yung percentage and decimals, alam natin yung pinaka-rules noon. Okay, so if you don't have any question regarding fraction, so I think you can now dismiss the class. Just let me know if yun, i-heads up nyo lang ako kung hindi pa nyo ganun kakabisado yung mga fraction, decimals, and then yung percentage and ratio. Pero I believe madali lang yun. Madali lang yun sa inyo. Okay, so that's all. Thank you, everyone. See you next week. Goodbye. Thank you. Thank you. Bye. Bye.